Okay, hali-hali ho, everybody! Magandang araw po sa inyo. It's, ano ba ngayon? It's Thursday? Thursday morning, August 4, 2022. At narito po kami ngayon at iniahatid ko ang aking bossing papuntang work. So kagabi nanood kami ng Made in Malacañang sa SM Aura. It's a special screening at masaya naman. Maganda yung movie. Kung gusto niyo panoorin yung basahin yung review ko, andun po, wala pong spoilers yon dahil ayaw kong masira yung inyong movie experience. Ang iyong viewing pleasure. Pleasure. Meron din akong pinost din po kanina tungkol po sa aming not so nice experience sa pagkain namin doon. Basahin nyo na rin lang. At least yun gamitin na lang ninyong babala. Yan. Ang kapatid ni Babalu. May maganda pang nangyari. Kaya kwento ko nga pala sa inyo. Sige, total na. Dito naman tayo. Kaya kwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari. So, ganito. Nasa elevator kami, Aakyat na kami doon sa sinihan. Galing nga kami doon sa pagkakakain namin eh. Di aakyat na kami na sinihan. Nung tagal din namin nagintay doon sa baba. Finally, nung nag-open yung elevator, may maluwag-luwag naman. So, sakay na kaming apat. Kasama ko si Abby, kasama namin si Dana. Yun, tapos kami ni Amor. Tapos, pagsakay namin doon, may isa doon na girl, sabi ba naman, Richard Reynoso? Uy, tuwa naman ako. Ay, opo. Sabi naman, kita mo yan, ha? Nakakilala kita kahit na nakamask ka. Matalang nakakilala na kita. Ako tuloy, tuwan-tuwa ako eh. Tuwa naman ako doon. Hindi nagkamali ng pangalan. Kasi kadalasan eh, kung sino-sino binabanggit na pangalan sa akin, minsan kahit nakanta, iba-iba rin yung kanta na binisinasabi. Kakantahin pa nga minsan sa iyo eh. Anyway, so andun, pagkatasok na sabi, pwede ba magpa-picture sa'yo? Sa loob to na elevator, ha? Na alam nyo na kung gaano yung confined yung space. Sige ho. Hindi, hinahanap niya yung cellphone niya. Paghanap niya ng cellphone niya, biglang asabi ba naman, umano siya. Ano sabi? Ang dami ko dito. Wala. Kahit kita mo yan, ha? Nakilala pa kita. Kahit wala ka na sa limelight, hindi ka na napapagkita ngayon. Natatandaan pa kita. Tapos sabay sundot ng, ano ba pinagagagawa mo ngayon? Ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon? Sinagot ko, sabi ko, eto, pasakay-sakay lang na elevator. Tama na to sa loob ng elevator. Pagkalamas, nagpa-picture na, nagpicture-picture na kami. Pagkatapos magpa-picture, sabi naman sa akin, kita mo yan? Ang dami ko ng picture dito, kasama yung mga artista. Ang dami ko artista rito sa ano ko. Sabi, binuksan niya yung FB page niya. No? Binuksan niya FB page, pinakikita pa sa akin kung sino-sino yung mga artista na naka-picture na niya. Marami-rami nga naman. Ako naman, aba pinakikita niya. Nabi ko, grabe, ang galing naman po. Nabi ko, ang ganda, ang galing. Lahat po yan,
nakita lang ninyo sa elevator. Hindi! Sumagot-sagot. Hindi malang naalata na nagbibiro ako. Anyway. Ayun, tapos paalam na ako. Baba na kami sa elevator. Hindi ko alam, manonood din siya ng sine. Anyway. Doon sa sine yan, bago pa kami umakyat, nako, tumawag na sa amin si Dana. Dad! Gago naman sa akin. Dad, umakyat pa kayo rito. Bakit? May nangyayaring hindi ko alam. Ano may nangyayaring hindi mo alam? Ano yun? Ano yung nangyayaring hindi mo alam? Sabi ba naman sa akin? Dad, may nag-iingay dun sa labas eh, sa may sinihan. Meron daw dun nag-i-speech. Ako, speech? Nung umakyat kami, wala na naman. Balita na lang yun na ikwento sa amin na naandun. May mga pictures pa. May isang personality na naandun at nagsisisigaw yata doon sa may pintuan ng kabilang sinihan na panonooran namin. Nag-i-speech ng, ewan ko kung ano-ano sinasabi. May dala pang mga cameraman, may dalang crew. Wala naman pumapansin. So, nawala na rin. Kaya yung sasandaling yun, pagdating ko doon, pagdating namin ni Amor doon, wala na doon. Siguro pumasok na sa loob. Kailangan siya doon sa loob kasi dadalawa lang yung hilera nung nanonood doon. So, kitang-kita sa labas eh. Kitang-kita po sa labas ah, hindi po kami nagsisinungaling kasi syempre, nakalagay po doon sa sinihan yung available seats. May nag-picture ba? Padala mo sa akin para mapadala natin sa kanila. Baka sabihin eh, kung ano-ano lang sinasabi ko, fake news lang. Hindi po. Totoo po yun. Doon po sa pinanood namin, yung kay Direk Daryl Yap, puno po kami doon eh. Masaya pa. Tapos, nagtatawanan pa yung mga tao. Maligaya kami lang doon. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Kay Miss Annie Pons Paloma, maraming salamat po. At sa mga kaibigan natin dyan sa opisina. Anyway, so ayun. Masaya doon. Doon sa kabila, konti lang ang nanood eh. Ayan. Hindi kumain. Ayan. Pakita natin. Ayan o, tingnan nyo yung difference o. Ayan o, di ba napakaluwag to? Sabihin nyo gawa-gawa lang. Hindi po eh. Talagang kukunti lang po. Paano naman kasi? Naipalabas na pala yan daw nung last year. Kukunti rin lang po yata ang nanood. Parang ang balita pinalabas lang po uli ngayon. Gawa nga ng siyempre at the height of ng MIM. Pero anyway, congratulations kay Direk Daryl Yap at sa cast and crew ng Made in Malacanang at kay Senator Amy Marcos at ng Viva Films at for the success of the movie. Successful po yan. At panoorin niyo kung may pagkakataon po kayo. Alam nyo, it's nice na mapanood po natin yung other side of the coin, ika nga ano. Dahil syempre, ang katotohanan, may dalawang muka. Bahala na po tayong humusga kung alin man doon ang tama. Pero, ang alin man doon ang totoo. Pero syempre, iba pa rin po yung naririnig natin yung both sides of the story. Ito po yung other side. Yung isa ho, na side, panoorin nyo na lang ho yung rerun kung may makikita pa kayo, may madadownload kayo nung A Beautiful Life. Yun, may version na sila, nauna na sila noon pa. Ito yung version naman sa kabila. Kaya, kumbaga patas-patas lang. Di pa po ba? Kaya kung may pagkakataon kayo, manood kayo.
Anyway, may gusto ko ipakita sa inyo dito eh. Dito na, dito kami ngayon sa Naiya X. May gusto ko ipakita sa inyo noon ko pa pinupuna. Noon ko pa pinupuna. Papakita ko po sa inyo pag malapit na tayo doon. Pero for now, medyo maulan po ngayong Thursday. Kaya ingat-ingat lang po sa biyahe. Maganda naman po so far ang ano, eh siguro sa mahal ng kasolina, kukunti na lang ang bumabiyahing dala-dala sa sakyan nila. Talaga namang mahal eh. Yung dating binabayaran mo 2,000 pa lang eh, full tank na eh. Kahit pa paano, mahigit 2,000, full tank na. Ngayon eh, magkano na? 6,000 na yata na yun. 6,000 full tank na sa sakyan. Kaya mas marami ngayon ang nagmumotor. Eh problema naman, tag-ulan. Eh di kawawa rin naman pagka nagmotor ka dahil silong ka na silong. At madulas ang kalye. Plus may haharang pa sa'yo, siyempre mag-check ng kwan at baka riding in tandem ka. Meron nga joke nun eh, meron daw talagang mama na pagkalaki-laki eh. Sabi ro dun eh, riding in tandem daw siya eh. Ayaw maniwala ng mga pulis eh. Sabi riding in tandem, actually gumanon siya. Kambal ako, hindi lang ako naghiwalay. Bad. Ay, Diyos ko. Ang aga kasi ng flight mo eh. Aga ba to? Aga tuloy ng flight. Tapos, maaga sa akin to. Kaya yun. Anyway, sana po eh maging maganda ang araw ninyo at yung darating na araw pa. Lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday. No. At ang lahat ng mga nag-celebrate ng anniversary nila, happy anniversary. It's nice to be in love. Kita nyo, I'm in love. I'm bringing my boss to the office because I'm in love. Yung mukha ni Amor ko nakikita ninyo. Horror eh. Oh, ito na. So, di ba horror ang life? Andito tayo sa Naiya X. Pa-exit tayo ng Sukat Road Terminal 1 and 2. Ha? Panoorin nyo to ha. Tingnan nyo yung dadaanan natin. Ha? At yung mga namamahala rito sa Naiya X, heads up lang po. Sana naman po magawa ninyo ng paraan ito ha. Dahil yung iniiwasan natin, baka lalo pang mangyari pagka ganto po ng ganto ang gagawin natin dito, no? Ha? Alam nyo, simple lang naman po ang mga signages na kailangan sa kalye. Kung anong lane ka, dun ka. Huwag ka nang kung ano-ano pang pinagagagawa mo. Ay, tingnan nyo, ito oh. Ayan, mapagalang ko. Oh. Terminal 1, keep right. Terminal 2, keep left. Magkabilang side. Yung susunod naman, Terminal 2, keep left. Yung susunod, Terminal 1, keep right. O, diba? At yung susunod naman doon, Terminal 1 sa kaliwa, Terminal 1, keep right. Terminal 2, keep left. Ha? Nakailang-ilang signages yan, oh. Eh, ang kailangan lang naman dito, eh. Ayan lang, oh. Terminal 2, exit. Terminal 1, exit. Ganun lang yun. Tapos, ito na yung susunod. Eh, di ba sayang naman yung binayad natin doon? Balibaliktad pa. Eh, imbis na umiwas tayo na ma-aksidente, malilito pa yung dumadaan eh. Oh. Eh, paano? Pag nalito, huli. Ala. O, sino may kasalanan? Yung bang motorista? Eh, mali-mali yung signages. Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi maintindihan yung ano.
Doon pa nga eh, meron pang divider eh. Dadalawang lane na lang, naglalagay pa ng divider, papasok na ng EX eh. Bakit naglalagay ng divider na pagkapayat-payat? Pag may dumaan na bus doon, nyari masasagasaan. O, sino nagbayad nun? Taong bayad. Andito na po kami. At ang boss ko eh, iahatid ko na sa opisina. Ayan. Morning. Morning pa rin. Oh, ingat na lang kayo no ha. At tayo magkwentuhan na lang muli. I love you everybody. Have a very very nice day and have a very hale hale hoy moment. Ingat po kayo. Bye bye.